Do you want to know how this four legend design created in Microsoft Word? Panoorin nyo ang video ito hanggang matapos. Hi everyone! I am Teacher Liven and welcome to my video presentation on creating modulo art design electronically. I call it eModulo Art. But before we start, please do not forget to click the following. Today, I'll be using the Microsoft Word as a platform sa paggawa ng modulo art design. Okay? Kung inaakala natin that the Microsoft Word can be used only for document, medyo nagkakamali tayo because we can create art and we can modify art out of the tools na nandito sa Microsoft Word. Okay? So today, I'll be showing to you sa legend na ginawa ko. I have two legends na ginawa dito sa Microsoft Word ito. So itong isa, gagawin natin ngayon. Ano? At itong isa, gagawin natin sa PowerPoint. Kasi both the Microsoft Word and Microsoft PowerPoint are the best tool in creating art design. Kasi silang dalawa may pareho ng features kung saan maaari natin gamitin. So alisin ko na itong isa, okay? Gagawin natin 'yan sa Microsoft PowerPoint. So ito ngayon, paano ko ginawa itong object na ito? Ito ay isa sa mga gagamitin natin sa ating modulo art design as a legend. Okay. So makikita nyo, ang nandiyan ay square, then yung diamond, a triangle. Yes, diamond shape ang dalawa, no? Pero triangles yan, dalawang triangles. At saka itong dalawang half circle. Okay? So now, I will go to insert. Tapos kukunin ko dito sa shape ang square. So dito, ang nakita ko dito, nung unang ginawa ko yan, ginawa ko itong black. Okay. So, when you click this one, by the way, pag clinic mo ito, lalabas ang format or drawing tools, the format menu. Pag hindi siya na-highlighted, wala yun. Wala yung format. So, you need to click this one, ang object mo, para ma-highlight, lalabas yung format. Ibig sabihin, that is the time that you can edit or you can format the shape na ginamit mo. Or, yan ang drawing tools, isa sa mga drawing tools niyan. Okay, I mean, nandyan yan sa drawing tools na format. Okay, so palitan ko ng fill, shape fill, gawin ko ng color ng black. Okay, and meron ditong dalawang half circle. Okay, so by the way, dito sa kanan, pag clinic mo, lalabas ang kanyang height at sa kanyang width. Pantay-pantay lang natin, gawin natin. Sige, parehuin lang natin 5 and 5. Okay? So, 5 by 5. So, ngayon, balik ulit ako doon sa insert. Kuha ko ng shape. Wala yatang half circle. Pero kukunin ko itong, I will use the partial circle. Then, i-reshape ko na lang siya. Reshape. Para maging half circle. Okay. Tama na ba? So, the same punta lang ako doon. Di ba 5 ang height ko? 5 lang yung width ko. Para perfect talaga siya dyan. Ah, yes. Okay. So, pareho magkasing height. And, hindi na ako pupunta doon para kunin ko ulit ito since pareho man lang at i-resize ko. Ito i-duplicate ko na lang or copy-paste. So, instead na mag copy-paste ka, i-duplicate nyo na lang. Paano ang pag-duplicate? So, click nyo siya, highlight, control sa keyboard at i-press nyo yung D habang naka-control ka. Na-press nyo yung control. Ulitin ko. Highlight. Press control at i-press nyo rin yung D. Control plus D. Okay? And i-rotate ko na lang siya. Yan. Pababa. At ipatong ko na lang. Kaya lang merong nag-overlap ang line. Right? Okay. Actually, pag inalis ko yan dito, balik ako sa format, yung shape outline gawin kung no outline, nawala siya.
Pero mamaya makikita nyo kung bakit meron siyang white. Ano? Okay. So ngayon, pag linagay ko ito doon, naiiwan yung isa. So ibig sabihin, kaya hindi sila napag-isa pa. Kaya kailangan natin i ano yun, i-group. So ang pag-group niya natin, may dalawang paraan ng pag-group ng object. First, pag nasa home kayo, i-click nyo lang itong select object, then click nyo yung select ang select object arrow downward, and select nyo yung select object, at galing dito, i-highlight nyo para ma-select silang dalawa. Then right-click nyo and click group. Okay? Isang paraan yan. Another way, pwede nyo pag-isa-isahan ang object na ginawa nyo. One, i-click nyo muna. Tapos habang na-click mo na yung isa, i-click nyo lang, i-press nyo lang ang shift sa keyboard nyo, i-click nyo rin yung isa. So kung maraming object yan, yun na lang ang gawin nyo. Or it is either doon o kaya i-click nyo isa-isa. Then right-click, sabi ko kanina, then find group. Okay, and i-click nyo yung group. So makikita mo ngayon that you can move that in one. Okay? At ipatong na natin doon. Yes. By the way, kung hindi nyo makontrol sa mouse, no, ang pag-move, you can press the arrow key sa keyboard nyo. Yung four directional arrow, yung arrows natin, up, down, side, kung pasaan yun. Okay? Parang hindi, ano, okay. Match ang pakalagay natin, medyo, okay, but anyway, for the purpose of demonstration. Okay, sige. Then, siguro liitan ko lang ito. Sige, resize ko na lang. Tama na sana kanina yung 6x6, ano? Okay, sige. 6x6, okay. Now, okay, paano ko ito ginawa na line dito? Itong white lines. So, balik lang ako doon sa format. I-click ko muna, format. Then, sa shape outline, palitan ko lang ng white. At saka medyo lakihan ko lang ang weight ng kanyang line. Gawin kong 3. Okay. Kaya lang ang problem is nag-overlap ang line dito. Samantala dun wala. So madali lang. Napakadali lang. Okay. Ang gagawin lang natin, balik ulit tayo doon sa insert, then shape, at kukuha tayo ng square or rectangle. Then, ilagay lang natin dito. Ilagay natin dito. Tingnan lang natin. Okay. Yan. Nang mapapansin natin, may solid line sa side ng rectangle. Okay, balik natin. I-click ulit tayo yung rectangle. Punta tayo sa shape outline at no outline lang tayo. O, tingnan nyo, wala na. Diba? So, yun lang. Kasi walang eraser po dito. Okay? Walang eraser. Medyo, ano, no? May napapansin tayo na medyo naglabas. Don't worry, that is not a problem. Mamaya ipapakita ko kung paano natin yan maalis na perfect talaga ang pakakat. Okay? Sige. So, next is itong dalawang triangle. Proceed to insert and kunin nyo lang natin ang isosceles triangle. Okay? Then, i-rotate natin siya. Kulayan natin ang pula. Alisin natin ang kulay. Na alisin natin ang black na kulay sa sabagay, hindi naman yan makikita kasi black ang base natin. Okay, then i-reposition natin siya doon sa or ilagay natin sa tamang position katulad ng nasa figure natin. Okay. Merong line. Okay. Shape outline, then no outline. Okay. And duplicate lang natin. Control D. Iikot natin. Okay. Ikot natin. Yun. Meron na tayong kapareho na design. Okay. That's it. Ngayon, pag ginalaw natin yan, maaaring magkagulo. Diba? Ibig sabihin,
Katulad dito, kapag drenag ko siya, naiwan yung iba. Okay po. So, ang gagawin natin, i-group. Pero kahit hindi na natin, sige, i-group natin ulit silang lahat. Okay? Click the, proceed na lang tayo sa select, select object, and i-group natin sila. Okay, right click, and group. So, mapapansin nyo na, mapapansin nyo ngayon na pwede natin siya galawin as one. Okay, kaya lang, take a look at this one. Kapag drenag natin ito, linakihan natin, maaari po tingnan nyo na di-distort ang mga shape. Di ba? Pag ginagalaw natin. So, ano ang gawin natin dyan? Kasi kapag linagay na natin yan, pag liniitan natin yan, ganyan na sitwasyon niya. Pag liniitan natin, kasi pag nag-design na tayo ng modulo art, maaari na pag nag-resize tayo, ma-distort ang ibang object na ginamit natin. So from that, gagamitan natin siya ng snipping tool kung saan ika-crop natin siya. Since ginawa na natin siya sa Word, gagawin na natin siya as picture. Okay? Para magiging picture na siya pag crinap natin. So ito ang gagamitin natin na snipping tool sa computer nyo. Kung sakaling wala kayong snipping tool, pwede nyo yan ilabas. I-type nyo lang dito sa type here to search ang snipping tool nandun. At saka click nyo lang pin to taskbar para lumabas dito. Okay? So, gawin ko. Snipping tool, nandito na. Yung snipping tool, click ko lang nyo. Then, idadrag ko siya ngayon. Ika-crop ko ito. Ang pag-crop ko ngayon dapat dahan-dahan lang kung maaari edge to edge talaga ng object or sa loob lang. Okay lang na hindi makuha lahat. Okay? Yun. So makikita nyo na perfect ang pagkakat natin. Wala na yung parang naglampas doon sa pakalagay natin doon sa square. Okay? So from that, i-right click natin ito at kunin na natin ito na ang ipalit natin, alisin na natin ito. Okay. Then right click, paste natin. Nandito na. So, double click nyo lang, i-wrap text para ma-move nyo. I-click nyo ang in front the text or behind the text para ma-move nyo anywhere. At i-resize nyo na. Gamit ulit ito. Gawin nyo ng 3x3 or 2x2. Okay. Now, by the way, tingnan nyo ha ang pag-resize ko. May importanteng bagay na dapat gawin tayo pag nag-resize. Kanina, malaki po ito. Okay? Resize ko. Ang actual size niya ay 6.59 by 6.32. Pag resize ko siya, sabi ko sa inyo, 3x3. 3x3. Okay, enter ko. Ang nag-change ang height. Ibig sabihin, ang ratio ng ano na yan is naka-fixed. So, kailangan natin i-uncheck ang ratio para pantay talaga siya. Saan yun na tinutukoy ko? Nandito. Itong arrow downward, i-click lang natin yan para ma-layout natin ang size niya. Then, i-uncheck natin itong aspect ratio. Okay? Then, i-click natin okay. So, ngayon, pwede na natin siya mapantay as 3x3. Tingnan nyo, hindi na nagpalit. Okay? So, yun. So, that's it. That is how are you going to create that legend design using the PowerPoint. So, nasa sa inyo na ngayon kung paano kayo gumawa ng iba-ibang design. Okay? So, ang nakita nyo na design ngayon ay ang solid color lang. Okay po. So, ngayon, gagawa tayo, alisin ko na ito ulit. Gagawa tayo ngayon ng another design gamit ang combined colors. Paano tayo mag-combine ng kulay ito? Okay? Sa modulo art na traditional, gumagamit ng
combination ng ibang color para lumabas ang ibang color na gusto nila palabasin. Pero dito, you can create also or you can combine colors. Pero paano? Okay? Sige. So, another another idea na maaaring gawin natin sa pag-create ng design ng pattern nandito rin sa Microsoft Word. Sige, so ulitin ko yung ginawa ko. I will start with a square. Gagawin ko siya ngayon ng 5x5 ulit para hindi naman kalakihan, hindi naman kaliitan. Okay? Ngayon, sige, okay na yan sa akin na color na base. Ngayon, pwede ako mag-combine. Halimbawa, mag-combine ako ng triangle. And sabihin ko, ano pa ba? Sabihin ko circle. Yes, ilagay ko dyan. Okay? Teka lang muna, ano ba kalalab? Okay, anyway, sample lang naman. Okay? And one interesting here, by the way, ilagay ko na siya dyan. Okay? Isang masabi natin interesting na bagay rin dito sa pag-edit ng shape. Okay, palitan ko pa ito ng kulay, ano? So, sabihin ko pula. Okay. Yun. Dito, pwede natin ma-edit ang shape ng triangle. Kasi kung may hinahanap tayo na shape na hindi natin makita dito, o kaya hindi natin magawa na pag patung-patungin ang ibang shapes or i-combine ang ibang shape para lumabas ang isang shape, maaaring i-edit natin ito. So, punta lang kayo habang naka-highlight ito, lalabas ito ngayon na edit shape. I-click nyo lang yan, nandito yung edit points. Itong mga points dito, anywhere dito sa side ng rectangle nyo, I mean triangle nyo, pwede nyo ma-edit. So halimbawa dito na part, dito pwede nyo ito lakihan. Na ganyan. Okay. Ito dito, pwede nyo ganyan. Okay. This part, pwede nyo, yes, anong gusto nyo. Okay. Like that one. Okay. Yun. Ito naman. Okay. No, di ba? Tapos liitan nyo na lang. Yun. So, maaari nyo i-edit ang shape na ginawa nyo. Okay. Next, ito. Sige, palitan ko ito. Halimbawa, gawin ko ulit ng triangle. Say triangle ulit. Then, by this time, ganyan ko na lang. At kulayan ko siya ng yellow. Itong dark yellow. Medyo light lang. Okay. And edit ko ulit. Edit points. Pawa ito rin dito para magmukhang edit points. Huwag nyo muna i-click dito parang ganun lang. Okay, dito, sige, ayun. Okay, so ganyan. Okay, hindi ko alam kung anong klase ng design, pero pinakita ko lang sa inyo for the purpose of illustrating the other way of editing the figure or the shape. Okay, next. Ano yung tinutukoy ko kanina that we can combine? Okay, tingnan nyo ito po, ha? Sige. Itong sa ilalim, itong nasa ilalim, pag-click nyo, lalabas, sabi ko yung format, punta kayo dito sa format shape and format color. Lalabas dito sa gitna, I mean sa right side ang format shape. Punta lang kayo sa fill color. Itong parang timba. Okay? So, fill color. By the time, solid yan. Solid color lang yan. Ito. Kulay blue. Pag in-apply natin ang gradient,
field. Ibig sabihin, parang nagiging monochromatic siya. Pag ginalaw nyo ito, mapapansin nyo na gumagalaw ang kulay niya kung pasaan na direksyon. Okay. So, halimbawa ngayon, gusto ko dagdagan i-combine ang kulay na nandyan, itong yellow at saka yung red. Mag-a-add lang ako dito. Color, at lagyan ko ng red. Another color, yellow. Another color, yellow. Yung isa kanina, palitan ko ng red. Okay. Tapos ito, palitan ko ng blue. Yan. Okay. Then, tingnan nyo. Pag ito ginalaw ko, ibig sabihin, ang yellow red dito, medyo lumalaki ang kanyang inoccupy na space. Kasi makikita nyo dito sa gradient indicator ay malaki ang na-occupy niya. Kapag minub ko itong yellow, makikita nyo na lumalaki ang yellow. Okay? Kapag minub ko ito, lumiliit ang ano, and so on. Pwede niyan i-overlap yung ganyan kulay. So, pag linitan ko ito, yan. Okay, actually, pwede pa ako magdagdag. Halimbawa, kulayan ko ito ng pula. Yan, okay. At ngayon, ibabalik ko na siya doon. So, tingnan, alisin ko itong yellow ko na, alisin ko ang outline ng isang yellow, no outline. Yan. Itong pula, no outline rin. Tingnan ko yung effect niya. Okay. Now, mayroon pa akong ipapakita na part sa inyo. Tingnan niyo po. Kapag kinumbine ko itong, iselect ko itong, alisin ko muna ito, iselect ko itong dalawa, yung yellow at saka yung red, yung solid na yellow at red, at i-click ko yung kanilang transparency, kikita niyo. So, ang yellow, nagiging ang transparency na, kumbaga parang nakikita niya yung sa ilalim ng, sa ilalim niya, which is the red. Diba? Nakapatong ang yellow sa red. Ha? Kaya pag linagay natin ito doon, medyo nakita ang, yes, parang may nakitang kulay sa ilalim. So that is one way of combining the different colors in your design.